Hi guys! At napapunta na tayo sa Kuwait Farm, yung tinatawag nilang farm. So that is from Wapra. So from the city, like Salmiya, it took us like around 3 hours. So kung sa Pilipinas siya, from Manila to Batangas. So ang haba ng long drive namin, di ba? So ayan, nakikita niyo yung disyerto, pero may mga bahay-bahay pa din. Ayan yung ating driver, which is our friend also. And my friend also in the front, Miss Princess. So actually, yeah, ito kami, si Michelle, Elka, and me. So nakakapagod dahil sobrang init na rin. Ayan, napagtag-init na dito sa Kuwait this time. So ayan, may mga kanya-kanya mga kaming kwentuhan muna while waiting for the 3 hours. And makikita nyo yung disyerto. So parang Pilipinas type, pero pag nandito kayo guys, parang ang init talaga. Super duper init pag nasasakyan ka. Ayan, nag-pictorial muna kami for a mind while para makapag-post kami ng stories. And then go back sa ating long drive. Meron pa rin mga puno-puno dito kung napapansin nyo. May mga puno pa rin na tumutubo sa gitna ng disyerto. So ayan, hintayin lang natin makarating tayo in 3 hours. So meanwhile, chika-chika muna, video-video. So buti na lang dito guys, walang traffic. Talagang dire-diretso yung biyahe mo. Dapat lang talaga is yung driver is maano din, kasi may mga big truck kaya na dumadaan dito. Ayan na, disyerto na talaga siya guys. Wala na kayong makikitang puno. Yan ang disyerto. Yung ibang disyerto dito, ginagawa nilang patag. And then syempre nagtatayo din sila ng mga building. Ayan, inuunti-unti na nila. So papunta na tayo sa Wapra Farm. Ayan na guys, medyo malapit na tayo kasi nakikita na natin yung sinasabi nilang farm. Farm sa disyerto na napakainit. Parang may tutubo dito yung mga halaman, mga prutas eh, no? But anyway, let's find out kung paano nga. So ayan, medyo malapit na lang, mga 5 minutes. Ayan, so nakikita nyo na dito guys, hindi pwede na pumunta ka dito via taxi or via bus. So kailangan dito may private car. So ayan, may private car tayo nakasama, which is yung friend. At ayan na, dumating na tayo guys. So ito na yung pinaka main gate niya. And then it's waiting for the friends, which is friend siya ng ating kaibigan na nagmamaneho. So ayan, wait lang daw at palabas na siya. So diba, tingnan nyo naman, nabubuhay sa gitna ng disyerto yung mga halaman. Pero guys, believe nyo na napakainit, grabe. Ayan na, ito yung mga bulaklak, yung mga ibang bulaklak na binibenta dito. Ang mamahal siguro sa isang pot, it's like 2KD daw. So 2KD, 300, tingnan nyo naman ang mahal, diba? Oh, outdoor yan. So pag nilagay mo yun sa loob ng bahay, mamamatay siya kasi nga outdoor. O diba? Nag-segue. O diba? Ayan na siya. Hindi ko sure kung anong klaseng mga bulaklak to guys, but halaman ba or bulaklak or whatever. Kasi siguro sa winter na mumulaklak naman siya. But this time because it's summer, so patay yung mga bulaklak niya. So puro dahon-dahon lang siya. Ayan. So I think it's for outdoor na halaman siya. Pero magaganda din naman. Ayan yung merong maliliit na mga cactus. Ayan. Pero hindi po muna ako bumili kasi baka meron namang libre. Siyempre guys, doon tayo sa libre, no? Libre doon sa farm ng kaibigan natin. So nag-pass muna tayo dito while waiting doon sa ating farm na magbukas. Ayan. Silip-silip. Tingin-tingin. Ayan. So, chika-chika konti sa labas, sa initan. O, diba? Isang piraso, 150. Isang maliit na pot is 150. O, ayan yung mga kaibigan ko. Kanya-kanya sila ng post kasi sobrang init na. Ako din na initan na. So, naghintay na lang kami. Post. Eto na guys, ipapakita natin dito yung mga halaman na ginagawa nila. So meron na palang mga nakalata guys, samantakin nyo, diba?
Oh, so may carrots, cucumber, I think, yes. Sibuyas, so, di ba itatanim mo na lang? Pero hindi, I think pang pataba siya. Pero I think tinatanim talaga siya. O okra, meron din, o di ba? So iba't ibang klaseng gulay, tsaka mga sibuyas, prutas, I think, ayan, squash. At meron pa dito, o sili. O di ba, sili tomato, cherry tomato, bell pepper. And tinuturo talaga ng kaibigan ko. So kailangan daw sabihin ko, ay may talong pa. O di ba? So eggplant. Naku, hindi na makita kasi ang gulo-gulo na ng camera. Fettuccine. Eggplant na malalaki. And then marami pang iba, guys. Hindi ko na alam kung anong tawag sa kanila. Ayan. Open, nakita niyo ulit yung sibuyas at marami pang iba. So mga ano dito. Pumasok kami sa isang shop which is nagtitinda sila ng mga materials for materials sa pagtatanim. Yan, ganyan. Mga pangpataba. Ayan. So, marami dito, guys. May Himalayan salt nga dito. Ayan, oh. Hindi ko alam kung legit ba yan or 100% Himalayan ba yan. But anyway, yan, nag-tour lang kami saglit. Tinignan lang namin yung mga paninda nila. Puro siya mga pang-maintenance ng farm. Yung mga tinitinda nila. Ayan. Ang gulo-gulo ng camera namin, guys. Kasi magulo yung kumukuha. Ayan. Pati yung taas, kinukuha na niya. Ano daw ba yan? Anyway, so, nakigulo lang kami dito sa tindahan na to kasi wala namang tao. At saka yung dalawang tindero, hindi na malaman kung i-assist na kami or bibili ba kami or nanggugulo lang kami. Ayan, may mga payong-payong pa sila dyan kasi sa sobrang init magpapayong ka talaga. Thank you, kuya! Bye-bye! O, diba, nagbabay pa sila. Sabi ko sa kanila, don't forget to like and subscribe. Anyway, we're going now para makapunta na kami kasi guys, gutom na kami actually. Very gutom na for 3 hours of travel, no? Hi, sana makarating na kami. Just wait for a while. Mahangin na, mainit yung hangin na umaano sa mukha mo. Ayan. One take a look, 1 minute look. Guys, bumalik na naman kami kasi hindi pala yun yung farm na pinuntahan namin. Naguluhan kami. Kaya yan, naghanap po na kami ng food na mabibilan. Pero nga dahil nga disyerto nga siya, guys, we cannot found where is the restaurant. Kasi wala kaming dalang food, which is coffee lang talagang dala namin ng McDonald's. So ayan, nakakita kami ng isang shop, pinasukan namin. At meron silang mga isda, yun o. O, diva. Pero nakahanap kami ng many grocery. So, naghanap kami ng food. Pero yung magsasarado na sila, napaka malas namin, diba? Ayan o. Yung mga binibenta din nila ng bulaklak. Super mahal. Ayan yung mga food. Honey, nuts. Yung Arabic food. Arabic mga pickles. Ayan. Pinapakita natin juices. Ito, honey daw to. Honey yan. Okay. So, beans. Ayan, may mga beans. Kaso nga lang, guys, siguro nagstay lang kami dito for 5 minutes dahil nga magkuklose na sila. So, ayan, honey. Pure honey daw. So, I think hindi pa rin yan pure kasi nga lahat naman ng honey ngayon may halo ng sugar. Ayan. Different kind. Kaso medyo mahal siya, guys. Yung isang nasa 1,000 yung isang maliit na bottle. But I don't think so na it's fewer, but hindi kami bumili, nakiosyoso lang kami talaga. So ayan, osyoso, made in Egypt daw, made in Kiran, and made in the, ano pa ba yung sinabi niya? India, I think, or Kuwait. Meron din daw local. Ayan, ganyan, maliit na bottle. So, kupo 5 kg, nasa 700. Nasa 700 yung malaki, 1,000. Ito, meron din silang mga ano dito, different kind of tea. Ayan. So, bumili kami ng isang bucket ng tea. Nagpatimpla kami at mga kaibigan ko ay nagpiktura-piktura habang kumukuha ako ng video.
maganda yung place nila, guys. Kaso nga lang, broken time sila. So, kailangan nilang mag... Yung mga kaibigan ko, nag-relax-relax muna habang nagbibideo ako. So, kailangan nilang mag-close within 5 minutes. So, pinabili lang nila kami ng tea. And then, alis na rin kami kasi nga, mag-close sila. Ayan. Eto na. Babalik na tayo dito kasi wala tayong makitang food. So, eto, pumasok na kami sa farm. So, yung farm, mas malayo pa talaga. Yung loob ng bahay, merong isang house, parang rest house. So, kailangan pa namin puntahan, guys. Oh my gosh, diba? Ang galing ng farm. Sa loob ng farm, of course, may rest house. So, ayan, hinanap na namin yung rest house. It took us like 3 minutes para hanapin yung rest house na yan. Diyos ko, guys, may aso pa. Umahabol-habol yung aso, hindi lang marinig sa video. So, eto, ayun na, bumaba na kami. Ang ganda naman, actually. Ayan. Maganda yung bahay, parang wala lang naglilinis. Kasi nga, rest house lang, so bihira lang pumunta yung may-ari. So, ayan, binaba na namin yung mga dala namin food. Relax, relax. Kasi super init as in, guys. It's not I recommend na pumunta dito during summer time kasi super init, at least winter, yung hindi pa masyadong winter time. So ayan, check ng mga saksakan, check ng mga outside kung maganda yung place. So nag-prepared na sila for food namin kasi nga hindi kami nakakita ng mga restaurant. So buti na lang may dalang food yung friend ko, at nagmarinate siya ng manok. Ayan, pinapakita ko yung aking outfit. O, diva, lakas magka heart evangelista ang ating outfit. So while nag-prepared sila, ako naman video ng video, ako yung taga-video nila. So panonoorin na lang nila to. Ayan, itour natin sila dito sa labasan. Oh, diba? Talagang masukal siya. Pero meron namang naglilinis. I mean, this may be once a month. But, I think, ayan, hanap kami ng mag-grill sana kami. Kaso nga lang, parang hindi nga siya pwede. So, ipinarito na lang namin yung manok na minarinate. Ganyan. So, pakita-kita ng mga halaman nila dito. Ayan. But may halaman din nabubuhay sa disyerto. Ayan. Meron man. Pero may takip yan, guys. Ah. May lilim siya. So, kaya nabubuhay pa rin siya. Eto, guys. Kainan na. Ito na yung pinakahihintay na moment natin. O, diba? May grapes. So, dahil nga gutom na ang lahat. Kaya, ayan. Wala nang usap-usap. Lafang na kaagad. Yan yung friend natin na mga gutom. Actually, hindi pa ako masyadong gutom kasi nga naka-fasting ako. But because kumakain na sila, kakain na rin na catch. So, usap-usap while kumakain. Kwentuhan. Kung masarap ba yung ulam. Actually, masarap naman, of course. Kasi minarinate naman siya overnight, yung chicken. Tapos, hindi na namin pinapakita, guys, nung habang piniprito namin yung manok. Kasi nga, super init sa kusina. As in, mainit pa doon sa nagpiprito. Kaya yan. So, eto, nag-decide na kaming umuwi kasi meron pa kaming appointment ng 5 o'clock. So, now, it's 2 o'clock, 3 o'clock na yata this time. So, kailangan na naming umalis kasi nga yung isa naming friend may appointment sa laser. So, tingin nyo, guys, super duper init talaga. Kung nakikita nyo lang, parang regular init lang siya. But kapag kayo yung nandito, guys, pagpapawisan yung kasingit-singitan at kilikili nyo. Ayan, naghanap na kami ng ano kasi aalis na kami. Nagkataas namin kumain. Hindi ko alam, guys, kumain lang yata kami dito. Tapos, uuwi na kami kaagad. Hi, nako. But anyway, naghahanap na kami ng, ayun yung mga aso, guys, nakakatakot sila. Kasi, kahit ako natatakot. Sabi ko, huwag kayong tatakbo. Basta, hindi naman sila umaatake.
But relax lang kaya na nagliligpit na kami, guys. Talagay ko ang aking salamin dahil super init. So, ito, pabalik na kami ng Salmiya after na naming kumain at mag-ikot saglit. So, hindi na natin napakita, guys. Nagdala tayo ng mga halaman. But anyway, thank you for watching at I hope nag-enjoy kayo at nagkaroon kayo ng idea on how Kuwait farm, na meron palang Kuwait farm sa Kuwait, I mean. So, ayan lang. Thank you for watching. Love, share, vlogs. Don't forget to like.